Bakit nga ba tuwing pageant season? Yung mga beauty pageant, ang buong Pilipinas kasama ng ating pambato na nakikipaglaban. Laman tayo ng online sa pakikipagbakbakan dahil hindi papatalo ang mga Pinoy fans. Big deal talaga ang paligsahan sa pagandahan at uhaw sa pagsungkit ng titulo at koronang inaasam. Know when to peak ba talaga ay mahalaga para sure ball ang corona? How to be a beauty queen ang ating pag-uusapan dahil bukod sa beauty and brains, ano pa kaya ang ibubuga ng ating mga reyna kontesera? The new Miss Universe. Salita na ang netizens sa mainit na issue at hindi matapos-tapos na balitaktakan. Bakit nga ba hindi nakapasok ang ating pambato sa semifinals ng Miss Universe 2022? Umuusok ang mga komento sa online dahil sa hindi na daw benta ang strategy na know when to peak. Kung susali ka ng pageant, bunggahan mo na mula umpisa hanggang dulo. Tama si Pia Wurtzbach, no? Reserve mo ang energy mo sa finals ang tunay na laban. Ang isang beauty pageant vlogger, abay napansin ding parang naka-hold back daw ang Pinay sa prelims. Philippine Celeste, she has done better than what I saw during prelims. People will tell me that they're purposely holding back. And I issued this warning about holding back. Stop holding back for prelims. It's gonna hit you in the face and the whole country's gonna cry about it. And I don't wanna be the YouTuber y'all come after. Pero para sa karamihan, ginawa naman ni Celeste Cortesi ang lahat para itayo lang ang ating bandera. Nasa dugo na nga raw yata natin ang pagiging beauty queen. Pero ang nakasanayang pagandahan na sinasalihan at inaabangan ng marami, nag-level up na rin ang category. Hindi lang basta beauty and brains ang labanan ngayon. Kailangan may character. At ang pinaka-importante, ang advocacy ng bawat kandidata. Sa mahigit 50 kandidatang sumubok, mula sa preliminary rounds hanggang finals, iba't ibang pasarelya ang ating nakita. Karamihan, very competitive. Puerto Rico! At pagdating sa swimsuit, wala kang tulakabigin dahil sa mga sexy bodies na fit and slim. Ibang usapan naman sa evening gown dahil iba't iba ang mga paandar ng mga designers, mag-stand out lang ang kanilang pambato. Hati ang reaksyon ng mga Pinoy nang masungkit ng half Pinay, half American na si Arboni Gabriel, ang korona ng Miss Universe 2022. Kahit anuman ang sabihin ng ilan, panalo pa rin tayo dahil iba talaga ang ganda ng Pinay, di ba? At proud sabihin yan ng ating bagong Miss Universe. Mabuhay Philippines, mabuhay Filipino fans. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Maski ang kanyang mga gown na ginamit, Pinoy designers ang may gawa. Mula sa kanyang dramatic magenta gown sa prelims hanggang sa powerful royal blue gown na nagpanalo sa kanya, gawang Pinoy. Saludo ang sikat na international Pinoy designer na si Amir Sali sa pagbibigay pugay ni Miss You sa kanyang mga Pinoy designers. Malaking bagay naman daw talaga ang ginagampan ng role ng mga designers sa beauty pageant. I think the most important thing when you wear a gown or you represent a country with your evening gown and whatever fashion you're wearing from preliminary down to the final night, I think importante yung authentic ka. You wear the gown not to transform you, but you wear the gown to enhance you. At alam nyo ba kung bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga ni Arboni sa mga masisipag nating mga designers? Kasi naman, siya din ay isang fashion designer na gumagawa ng sustainable designs mula sa mga recycled na materials. Dahilan para lalo siyang minahal ng buong mundo. Hindi rin nagpahuli ang ating very own Miss Philippines na si Celeste Cortesi. Inirampa naman ang mga gawang Pinoy mula pa nang siya'y dumating sa New Orleans. Pati national costumes may nag-leak din. Kaya nang irampa ni Celeste ang kanyang national costume na hindi tulad ng nakasanayan, lahat ay napabilib dahil isang Pinay superhero na si Darna ang umeksena.
This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ayon sa nag-design ng costume niya, ang Vice President ng Fashion Designers Association of the Philippines, si Doc Jerome Navarro, hindi gawang biro ang Darna costume na ito, ha? This Darna costume is actually a collaboration with designer Albert Andrada and his team, the creative forces behind the Miss Universe Philippines. So they presented to me the project and I agreed and came up with the idea of putting the big aureola at the back of Darna. Actually, that big aureola signifies the sun of the Philippines that will captivate, that will shine through the whole world or probably the whole universe. Maging siya, may batayan kung ano ba ang depenisyon ng isang tunay na beauty queen at kung ano ba talaga ang tamang estratehiya sa pagsungkit ng korona ng isang kandidata. Ang isang kandidata na ating representative sa isang international pageant ay may mga pasabog na baon-baon. Pero sa isang eksklusibong panayam ni Dayan Castillejo sa Miss Universe Philippines National Director na si Shamsi Supsup, nasagot ang tanong ng marami. Ano nga ba talaga ang nangyari? Nagkulang nga ba sila o sumobra lang sa tiwala na pasok tayo lagi sa prelims? Surprise with the results. But as what I told Celeste, there's only so much that you can do as a candidate, as an organization. How the judges scores or how they, or what's the this universe direction is, that's something that we have no control. Iba naman ang standards pagdating sa Miss Grand International Beauty Pageant. Dito, energy kung energy ang labanan. Roberta Angela Santos sa mundo, Miss Grand Pageant! Sa gabing ito, lahat ng kanilang pinaghirapan at preparasyon, finally, irarampa na nila. Miss Grand International 2022 is Brazil! Matapos ang patalbugan ng mga kandidata sa entablado ng Indonesia para sa korona ng Miss Grand International, nasungkit ng Brazilian na si Isabella Menin ang korona. Bago sumabak sa international scene ng pambato ng Pilipinas, sa ilalim ng bagong may-ari nito na si Arnold Vegafria. Oh, that's a big responsibility, of course. It's a charitable organization. Big responsibility because we never get the for the more than 10 years. Wala pa nananalong Miss Grand International from the Philippines. But I will do my best. It's a big challenge, big responsibility, but I will do my best that we can get the best candidates, you know, to represent our country in the international stage. We were working with Binibini before, but okay, of course, I say you're very sincere. They have so many beauty pageants. So I have to focus Miss Grand International in Philippines. So that's why we have to separate belonging that Mr. Arno last night, we already launched already. At sa pagdalaw ng mga nagwagi sa Miss Grand International 2022 sa Pilipinas, kasama ang multi-awarded at mahusay na aktor ng programang Goodwill. At syempre, pride ng ating rated Korina team na si Direk David Chua, isang batang Maynila din. Inilibot nila ang Maynila. Nagbigay ngiti rin sila sa mga kapuspalad nating kababayan sa simpleng charity drive. Pinoy world class ang lungsod ng Maynila, kaya naman namin dito napili na ipasyal ang mga Miss Grand International Queens. At sisimula natin ito dito sa makasaysayang, ingrandeng mukha ng Pilipinas, ang Manila Hotel. So ano pa ba? Edi, tara na! At hindi mawawala ang night out na treat ng pamunuan ng Miss Grand Philippines sa mga title holders. I know that I'm in good hands and I'm proud to be a Filipino, you guys, and I'm doing the very best that I can to be one of the brand ambassador and of course one of our role models in the Philippines in Miss Grand.
kalusugan ng ating bagong Miss Universe at Miss Grand International 2022, pahirapan na ngayon ang Road to Beauty Queen dahil high standards na ng mga babae ang pinag-uusapan. Hindi lang corona at titulo ang parangal ng isang beauty queen. Bit-bit din niya ngayon ang malaking responsibilidad ng pagiging tagapagsalita para magpalaganap ng pag-asa at goodwill sa anumang panig ng mundo. Dahil ang pagiging isang reyna kontesera, hindi lang ganda at katawan ng sukatan, kundi ang pusong mapagmahal at may malasakit sa lahat ng kababaihan at pati na sa kalikasan. Nakilala sila noon sa showbiz at ngayon sa politika naman umuukit ng sariling pangalan. Bagong role ang kanilang gagampanan. Ito ay ang maglingkod sa bayan. Kaya ang tanong, kaya ba nila itong pangatawanan kung showbiz to public service? Narito na ang pagbabalik ng Silyang Puti ni Corina, ang upuan ng katotohanan. Sa mundo ng pelikula at politika, manipis daw ang markang namamagitan sa dalawa dahil parehong malapit sa masa. At para sa mga Pinoy, parang walang pinagkaiba. Mga politiko gumagamit ng mga artista para humakot ng mga tao sa kanilang mga rally at kampanya. Malaki nga naman ang ginagampanang role ng mga artista sa pagkapanalo ng isang tumatakbo. Dahil dito, ang ilang mga artista nagka-ideyang kung nakakapagpanalo nga naman sila ng mga politiko, eh bakit nga ba hindi na lang silang mga artista ang tumakbo, di ba? Basta't may kakayahan at pagnanasa sa puso ng paglilingkod sa bayan. That's Philippine politics and that's entertainment. Dahil hindi lang sa pinilakang tabing nagningning ang kanilang bituin, pero sa public office din. Ang bad boy ng Philippine cinema. Wow! Woo! Ang macho dancer sa pinilakang tabing. At ang mahusay na artista lalo na sa pagiging kontrabida. Sila ang mga artistang tanyag noon sa showbiz at ngayon ay nagkakaroon na rin ng pangalan sa mundo ng public service. Si Daniel, Lani at Robin sa ating upuan ng katotohanan. Governor Fernandez in the house! Yahoo! Nakilala sa kanyang mga daring role sa pelikula noon. Pero ngayon ay second term na bilang governor ng Bulacan. Walang iba kundi si Governor Daniel Fernando. Isa pang palakpak para sa aso! Ay! Anong pangalan? Hi, babe po. Hi, babe! Mahilig ka talaga sa dog, oh? Yes, ma'am. Opo. Mula pa noon? Opo. Actually, may nakongkorso. Ayan. Yun po yung Italy. Yung malalaki yung mga guard dog, ma'am. Guard dogs? Opo. Bakit naman siya ang sinuwerte na mapunta ngayon sa telebisyon? Eh, mas ano po ito, ma'am. Malapit-lapit, malambing. Mahilig pala si Gov sa dogs. Nang nasa kolehiyo na si Daniel, pinasok niya ang mundo ng showbiz. Dahil bata pa lang ay hilig na pala niya ang pag-aarte. May dumating na talent scout, kinausap ako eh. Gusto ko rin mag-join sa showbiz. Kasi, ma'am, nung ako'y KB, dula ang kabataang barangay, ano po ako, stage actor. May audition nun. Okay. Sa Regal. Oo. Kaya sumabak na rin ako dahil kung gusto ko rin mag-audition dun sa isang pelikula. Anong pelikula na palagay mo pinaka nakilala ka? Scorpio. Scorpio? Scorpio Notch 1. Wow. Taka yung Macho Dancer 1. Ang uso talaga dati, lahat naman yan eh, dumaan sa sexy film. Yes. Hindi ba? Yes. So hindi ka nangimi? Hindi ka nahiya nangimi nung una? Nung una, shocking. Nashock ako dahil may workshop eh. Oh. May seminar eh. May acting workshop na ginawa na talagang very sensitive po talaga in front of the camera, tapos yung camaraderie yung dalawa ng partner mo. Mm-mm. yung pagiging malisyoso. Oo, tatanggalin yun. Tatanggalin kasi, lahat yun. Kasi ma'am, alam niya na eksena, di ba? Siya ay isang mahusay. Pero sadyang hindi matalikuran ni Daniel ang tawag ng public service. Kaya nagpasya siyang sumabak na nga sa politika. 2001 nang maging board member ng ikalawang distrito ng Bulacan.
Naging three-termer vice governor mula 2010 hanggang 2019. Pagkatapos ng kanyang termino bilang vice, itinuloy niya ang laban bilang ama na nga ng lalawigan noong 2019 at pinalad manalo bilang gobernador ng Bulacan. 2022 tumakbo muli bilang gobernador at nanalo siya ulit. At kahit na sumabak na sa politika si Daniel, hindi niya pa rin daw tuluyang tinalikuran ang showbiz at inasam pa rin na maging isang mahusay na aktor. Sa akin, ma'am, ang gusto ko, markadong role. Siyempre. Hindi yung ilalagay ka lang yan para yun lang, eh, tapos na. Okay. Eh, gusto ko naman makatulong dun sa pelikula. Governor, kuminsan aktor. Why not? Opo. Why not? Yes, ma'am. Uh-huh. Kumbaga, naging bread and butter natin yan. Yeah. Yan tayo nakilala. Yan ang tulong na isa sa mga tumulong sa atin para makilala tayo. Pero kung papipiliin daw siya, mas matimbang pa rin ang serbisyo publiko para sa kanya. Siyempre, love ko yung paglilingkod. Yan ang number one. Paglilingkod sa tao, paglilingkod sa Diyos. Ano ang balak mong maging pagbabago sa loob ng 9 taon? Unang taon pa lang ng aking first term, that was 2019, ay naglatag na ako ng mga programa sa edukasyon. Pinalawi ko pong edukasyon, mas pinalakas ko pa po. Parating ang development, okay, Bulacan ay susunod na Manila, Makati, BGC, okay. Gusto ko yung Bulacan talagang maayos ang lahat, kapayapaan, maganda ang turismo, okay. Maraming trabaho, ang lahat ay may trabaho. At syempre, hanggat maaari walang mahirap na tao. Lahat ay may hanap buhay, lahat ay may negosyo. At magandang kalusugan para sa lahat. Anong pinakamalaking challenge sa Bulacan? Well, yun nga, yung paano mo ito ibabudget lahat, lalo na po sa ospital. Yan ang pinakamalaking, isa pang malaking suliranin ninyan, ma'am, yung tututukan mo. Ang pinakamabigat talaga, ma'am, sa lahat, yung i-manage mo yung ospital. Libre dapat ang gamot. But kulang pa din, ma'am, kasi sa dami, tadami, ma'am, nang may sakit. Gusto rin ni Daniel na matuto ang mga kabataang Bulakenyo na maging independent, kahit sa murang edad pa lang. Ano ngayon ang baby project mo? Ngayong unang 3 taon mo? Turuang magnegosyo ngayon ng kabataan, hindi lang mag-aral. Kaya ngayon yung kabataan, kinakailangan hindi lang dapat nag-aaral. Dapat ngayon pa lang, turuan na yung sarili nila na tumayo sa sarili pa. Hindi yung pagdating ng panahon, nakatapos ng pag-aaral, nasa pilang pa rin. Ano naman yung pilang, ma? Ano yun? Piling ng magulang. Ha? Piling ng magulang? Kung bata pa lang matutunan na silang magnegosyo, oh. Soon they can stand by their own. Maliwanag na kinabukasan ang nakikita ni Daniel para sa Bulacan. At kasabay ng Best Actor Award na pangarap niya, pagiging Best Governor din ang gusto niyang ihandog sa mga kapwa niya Bulakenyo. Airport, ito na, ginagawa na, ma'am. Yung Mega World, the Mega City. Andiyan po, ma'am. Tatayo na. Lahat, baka mag- exciting. Yes, ma'am. Oo. Andiyan, lahat. Oo, exciting. Eh, sino ba yung susunod? Kami nakadikit. Correct. Di ba? Oo. Yun, ma'am. Ano yan? Employment. Yes. Employment. Trabaho yan talaga, sigurado, ma'am. Correct. At yung turismo lalakas. Kumbaga, ma'am, lilipad ang dalawa. Dream come true daw ito para kay Gov Daniel. Isang panaginip din na nagkatotoo ang naging kapalaran ng sikat na artista noon ng Regal Films. And Kong Lani is in the house! Hello! In the House of Representatives. Yes, literally house. Literally house. Isa sa mga tinitilian noong dekada 80 hanggang nagmarka bilang dramatic at character actress ng Philippine showbiz noong 90s. Yan si Lani Mercado noon at ngayon, congresswoman at kinatawan ng pangalawang distrito ng Cavite. Si Kong Lani, mukha pa rin siya ni Lani Mercado ni Kuya Germs dati. Ay, ano ba yan? GMA Super Show ba ito? Hindi, totoo. Mukha ka pa rin artista. You. 13 anyos lang si Lani noong pasukin niya ang pag-aartista. At may basbas ito ng kanyang mga magulang. I was encouraged by my parents, especially my mom, to enter show business. Kasi ang sinundan ko, si Nili Mercado, na 70 star. Alala ko ba si Nili? Oo, sugar in the morning, sugar in the evening, ayan. Anyway, so related ako kay na Tirso Cruz III. So medyo may connection ng konti sa showbiz. Pinakilala ako ni Nora Calderon,
kay Mother Lily. And that started it all. Naging maaga ang lahat para kay Lani, pati ang kanyang pag-aasawa. Nakikita pa yata kita sa Mary noon noon. Ah, yes. Ng Gabby Days. Yes. Remember? Ano, makulay ang Mary noon days ko kasi half-sem lang ako dyan, Miss Corina. Uh-huh. Dyan ako biglang kinuhat dinagit ni Senator Bongrevy na nag-asawa ko ng maaga. Ah, kaya ka nawala. Yes. Sinubukan pa rin mag-showbiz ni Lani kahit may bahay na siya ni Bong at noong nasa politika na siya, pero kalaunan ay hindi na rin niya ito kinaya. I maintained my GMA Super Show responsibilities every Sunday. When Bong entered politics, I had to lie low. Dahil kabilang sa maimpluwensya at politikong pamilya si Bong, hindi rin naiwasan ang pagpasok ni Lani sa larangan ng politika. Pero bigo ang unang pagtakbo niya. Paano ka nakumbinsi na pumasok sa politika? 2001, I think, I tried running for mayor when Bong was governor. But I didn't make it. Both of us lost during that election. So sabi ko wala na, hanggang dun na lang ako. Ayoko nang pumasok dyan. Magulo. Pero sa pangalawang attempt, winner si Congresswoman Lani sa Kongreso. Nung nagkaroon ng need for the then municipality of Bacoor to be a city, I was encouraged by my constituents, especially the barangay captains, si Mayor Strike noon del munisipyo. Kami, ate, kailangan namin ng kongresista na magsusulong ng pagiging lunsod ng Bacoor. After one term, natapos ko ang cityhood ng Bacoor. Oo. So kahit na nauna yung natalo, hindi ka nawala ng loob. Yes. Kasi nung bumalik at nanalo, nagawa mo yung kailangan mo gawin. Mm-hmm. So ano mas gusto mo, pag-artista or politika? Well, hindi ko naman siguro mararating itong kinaroroonan ko ngayon kung hindi rin ako nag-artista dahil doon ako nakilala. Three of the things sa kinasasakupan mo, or maybe Cavite as a whole, na palagay mo dapat i-prioritize talaga. Isa sa mga problema ng lalawigan, lalo na nung pumasok ang mga bagyo, yung Typhoon Paeng, ay pagbaha. Bacoor is the catch basin of the province. So we really have to resolve the flood problem or mitigate man lang. Ano ang favorite landmark na nagawa mo? Maybe as a legislator, law, and as a mayor. Nung naging mayor ako ng Bacoor, isa sa mga nakita kong mga problema namin and challenge sa amin was informal settler families living in danger zones, relocation, pabahay, resettlement. So, ang nakita ko was to build homes, find homes for these people. So, so far we've been challenged. We have resettled around 5,000 families already from Bacoor to different housing projects of government. Ito joint, sama-sama tulong-tulong to, is yung Southern Tagalog Regional Hospital, which we called before Bacoor District Hospital. Nagsimula ito sa donation ng lupa ng father-in-law ko. Pinondohan ni Senator Bong noon ng siguro mga isa, dalawa, tapos may LGU funds. Pinondohan naman ni Mayor Strike. Ako naman yung nag-create noon ng Bacoor District Hospital by law para mapondohan. Na ngayon, Southern Tagalog Regional Hospital. Sinulong ko na yung batas na mapataas yung bed capacity nitong hospital na to. And hopefully, magawa ito within the year. 300-bed hospital ito. Oh, wow. Ang gusto namin maging level 3 hospital ito. Siniseryoso ni Kong Lani ang kanyang pagiging lingkod bayan at gumagawa siya ng mga hakbang para mas mapabuti pa ito. I'm taking up my master's degree now. Oh, seryoso. Seryoso. I always believe hindi ka dapat mag-stagnate no matter what age you are in. Congratulations, Lani. My gosh. Parang full circle. What more can you ask for except halo-halo? Ah, yes. Halo-halo. Wala yes. Ka nang hihingin pa kundi halo-halo. And speaking masarap of halo-halo sa Bacoor. Yes, and speaking of halo-halo, chinalenge ako ng inyong staff para pumunta dun sa Digman Halo-Halo. Ito na po ang ating finished product, ang Digman Halo-Halo. May dala kaming Digman Halo-Halo for you para ikaw naman ay makatikim ng aming special na Halo-Halo. Oo nga.
Nakakagulat talaga ang pagpihit ng mundo ni Congresswoman Lani. At masaya naman daw siya sa kanyang naging destiny. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Taas ang kamay ko sa'yo! Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh! Mahal na kita palagay ko eh! Maging sino ka man! Bad Boy of Philippine Movies. Yan si Robin Hood Padilla or simply Robin. Let us welcome our next senator, the Honorable Robin Hood Ferdinand Robin Carino Padilla. Pero nitong 2022, nakuha niya ang pinakamataas na boto para tanghaling top 1 na senador ng bayan. Dekada 90 na nasa rurok ng kanyang kasikatan bilang artista si Robin noon. Animoy nasa kanyang mga kamay ang mundo ng showbiz. Halos lahat gusto siya makasama. Lalo na pagkatapos ng box office hit niya, ang tambalan nila ni megastar Sharon Cuneta na maging sino ka man. Tumabo sa takilya ng 35 million pesos. Pero sinubok ng langit ang aktor na si Robin nang makulong siya dahil sa illegal possession of firearms. 360 degrees ang iniikot ng buhay niya dito dahil nahatulan siyang mapiit sa bilangguan. Nagulat ang lahat at that time na nakulong ka. Bakit ka nakulong? Una, nakulong ako dahil malapit ako kayo. FBI. Sa isang police checkpoint, yun ang sabi nila, nahulihan daw ako ng mga barel. So, nandun ang mga barel, inaanap nila yung lisensya, pinakitaan ko sila ng lisensya, na yun ay in-issue nung panahon na yun ng Presidential Security Group. Kasi konektado nga kay FBR noong panahon na yun. Nung nakarating sa korte, dininay kasi illegal daw yung pagbibigay sa akin noong mga MOMR noong panahon na yun. Hindi, ilalaban ko yung kaso dahil naniniwala ako na inisyuhan ako eh, may papel eh. Kasalanan ko ba yan? Kung peke pala yan o hindi. Basta alam ko, may issue yung papel. Madaling salita, walang pinuntahan yung pakikipaglabang ko, napunta ng Court of Appeals, dinesisyonan ng Court of Appeals. Swak ako, nagtago muna ako ng isang buwan mahigit. Sumama muna ako sa mga rebelde sa NPA sa Bicol. Ano sabi ng mama mo? Siya yung unang umakyat sa bundok. Sabi niya, anak mo, baka na. Sumurrender ako, nagpakulong ako. Ilang taon? Nakulong, ma'am? Oo. 3.5, ma'am. Nakatanggap siya ng pardon mula kay Pangulong Fidel Ramos. Kaya nakalaya siya noong 1998. Panibagong Robin Padilla ang humarap sa publiko. Paano mo natagpuan ng pagka-Muslim? Sa loob na yon, di ba? Oh yes, ma'am. Yun ang ano naman, sa spiritual side, yun ang the best sa akin. Wala naman akong pinapaboran na kahit anong religion. Kaya gusto ko maging maliwanag yon. Wala akong sinasabing may mali na ibang religion o ano. Nagkataon lang na nung time na nakulong ako, kailangan ko ng rehabilitation. Kasi medyo lulong tayo sa lahat ng klase ng kasarapan eh, ng masamang okay. Eh, pagka nandun ka sa stage na yon, kailangan mo ng, kumbaga, guide paano ka mabubuhay every day. Kasi wala, pagpasok sa kulang, wala namang rehabilitation program sa loob eh. Basta kinulong ka, yun na lang. Bahala ka na sa buhay mo kung gusto paano ka magbabago. Kaya kailangan meron kang guide. At ang naging guide sa akin, yung Islam. Kasi ang Islam is way of life. Ituturo sa'yo, pagkagising mo, paano ka matulog, paano ka makipag-usap sa tao, lahat yun. Yun ang kailangan ko ng time. Sa pong karangalan. Ngayon ay isa na siyang senador na nagsusulong ng pagkakaroon ng makataong kondisyon sa kulungan. Masasabing
Phenomenal ang pagkapanalo ni Robin Padilla sa Senado. Naglalarawan nito ng pagbabago na kagustuhan ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang leader. Aabangan pa natin ang maiaambag ng isang Robin Padilla sa Senado. Patunay sina Governor Daniel, Kong Lani at Senador Binoy, wala sa propesyon na pinanggalingan ang kakayahan ng isang tao para maglingkod sa bayan ng taus-puso. Dahil ang mahalaga sa serbisyo publiko ay ang hangarin at bukal na kagustuhang makatulong sa taong bayan, artista man o hindi, ang numero unong tanong. Kaya ba nila ang tungkuling maging isang lingkod bayan? At paano nila ito yakapin ng buong puso at katapatan? Dahil yan ang tunay na public servant. Ay ipinanganak na pinagtatawanan. Pero iba naman ang ibinigay ng langit na biyaya sa taong ito. Kulang man ang kanyang katawan at ang mukha niya ay para nga daw isinumpa. Humanda ng maluha kasabay ang paghanga sa isang babaeng inspirasyon ngayon ng madla. Ito na ang kwentong mukhang kinutya, boses na pinagpala. Pinagtawanan, nilait, hinusgahan, pati kanyang pagkatao, kinwestiyon at nilapastangan. Ang rason, simple lang, dahil siya'y ipinanganak na hindi katulad ng karamihan. Siya si Jennifer Pulga, o mas kilala sa tawag na Aisa na taga Malabon. Wala ang kanang braso. Kahit ang kanyang paa, may depekto. Pero ang tampulan ng kutya ay ang kanya mismong muka na para sa iba'y isinumpa, kaya daw siya'y naging kaawa-awa. Yung ibang bata, ayaw nilang nakikipaglaro sa akin kasi nakakatakot daw akong mukha daw akong halimaw. Marating ako sa point na doon ko nare-realize, doon nagsisink in sa akin na iba pala ako. Ang feeling ko sa sarili ko, parang malas ko ba? Ang mga haka-haka kung bakit naging ganito ang kanyang itsura, ang kanyang inang si Aling Josephine ang lubos na nasasaktan sa kaliwat kanang pangungutya ng madla. Sakit siyempre sa akin kasi anak ko siya, pero hindi ko siya itinatago, kusa ko siyang inilalabas. Dalawat kalahati palang taon yan, pinasok ko na yan sa ano eh. sa kinder, sa mga bata, para yung mga bata sa kanya hindi natatakot, makakasalamuhan siya sa mga normal na bata. Isa nga, tinatawag niya yung bata, eh, aswang. Tapos sabi ni Aisa, mas aswang ka pa nga sa akin. Sabi ko, Aisa, pagka mga ganyan, bayaan mo sila. Mas maganda ka pa sa kanila. Pero saan nga ba nagmula at bakit naging ganito ang pisikal na itsura ni Aisa? Bunga nga ba ito ng isang sumpa? Eh, biyanan ko may sabi noon. Sumpa ako kayo. Wala, hindi na ako kumibo. Ayoko naman ng away. Timalay ko na ako sa kanila. Pero paglilinaw ni Aling Josephine, hindi naman daw talaga sumpa ang dahilan bakit ganito ang sinapit ng kanilang bunso. Kundi sa kanyang napaglihian at laro ang kanyang nakatuwaan. Di ba langgong isa, tatapon mo dapat yung ano, yung tali. Hindi, kinakain ko pati tali. Nung nilabas ko yan, may mga tali-talian dito eh. Yung tali na, ano, pag pinaliliguan ko siya, lumilinis yung tali. At para mas maunawaan, amin pong ipinakita ang itsura ni Aisa sa isang eksperto sa ganitong mga kaso. Isang kondisyon pala ang dahilan kung bakit kinapos ang ilang bahagi ng katawan ng dalaga. At lahat ng ito ay nangyari nung siya'y ipinagbubundis pa lang ng kanyang ina. Based on the pictures that I saw, the patient definitely has craniofacial defect. Ito ay mga deformidad ng mga buto at soft tissue sa ulo at mukha na maaaring kasama sa mga genetic diseases at mga rare na craniofacial abnormality syndromes. Kailangan pa ng iba yung pagsusuri para makuha ang
specific na diagnosis, kabilang na mga genetic tests at mga imaging modalities natin katulad ng CT scan at MRI. Kailangan nating tandaan na may mga maternal factors na nakakaapekto sa pagdevelop ng fetus. Dahil sa lungkot at awa sa sarili, ang tanong noon ni Aiza sa Panginoon, bakit siya pa ang pinagkalooban ng ganitong itsura? Nagtatanong ako sa Diyos na, bakit ganun? Parang, bakit ako? Sa dami-dami ng tao, bakit isa ako sa kanila na parang hindi mo binigyan ng normal na physical na talagang buo, kumbaga. Parang hindi ko tuloy nagagawa yung mga gusto kong gawin. Hindi ko nararanasan yung nararanasan ng iba. Lumaki si Aiza na mas piniling mapag-isa para lang makaiwas sa pangungutya at panghusga. Pilit niyang tinanggap ang ibinigay sa kanya. Ang kaso, pagharap sa salamin, tumatambad ang katotohanang siya'y laruan at payaso ng mapangmatang mga tao. Ilang beses nang nakatikim si Aiza ng kalupitan kahit ang iba'y itinuturing pa niyang mga kaibigan. Sabi nila, high school life mo ang pinaka-pinakamagandang mangyayari sa buong buhay mo. Para sa akin, yung high school life ko ang pinaka-worst simula first year ako hanggang graduate ako ng high school. Doon ako tampulan ng tukso, mismo mga kaklase mo, ganyan. Parang dinadown ka. Alam mo yung parang andyan na yung teacher mo, pero yung mga kaklase mo, walang ginawa sa'yo kundi mabuli. Gustuhin man ni Aiza na maghanap buhay para makatulong sa magulang. Limitado lang kasi ang kaya niyang gawin, kaya hirap siyang makapasok sa mga kumpanya para kumita ng pera. Hanggang isang araw, habang nagmumukmuk noon sa kwarto si Aiza, dinaan niya sa kanta ang lahat ng sama ng loob. Dito niya napagtanto na ang boses pala niya ay lubos na pinagpala. Pag umaharap ako sa salamin, hindi ko nakikita yung sarili ko na yung kung ano, kung ang nakikita ko is yung pagkatao ko, yung puso ko na parang ini-embrace ko lahat ng nangyayari sa akin, na yung kung ano ako, kung ano yung nakikita nila sa akin, na parang feeling ko kagaya nila ako, normal ako. Alam ko na wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Mabuti akong tao para sa magulang ko at para sa ibang tao na rin na nakakakilala sa akin. Para sa akin, maganda ako. At para sa pamilya ko, maganda ako. At para sa mga taong nakakakilala sa akin, maganda ako. Wala akong pakialam sa mga inaano nila sa akin, binabato nila sa akin. Ang pinaka gusto ko sa anak ko, matapang siya, lumalaba kahit kanino, mas matapang pa siya sa akin. Sa malaanghel niyang tinig, nabubuo ang kanyang kulang-kulang na pisikal na pagkatao. Kasabay ng himig at boses na lumalabas sa kanyang bibig ay ang paghulma daw na isa siyang babaeng ubod ng ganda. Dahil ang kabutihan ng kanyang puso at pagmamahal sa kanyang pamilya ang mas mahalaga kaysa sa pambubuska ng iba. Iisip ko rin na swerte naman ako kasi kahit ganito ako, buhay ako, at least buhay ako. Hindi man ako kompleto, hindi ako kagaya ng normal na tao. Kumbaga parang punong-puno naman ako ng pagmamahal ng mga magulang ko, ng pamilya ko. Dito ka lang sa puso ko. Sa talentong regalo ng langit, paanong nagamit ni Aiza para siya'y makilala? Hello. Marami pa tayong malalamang revelasyon at inspirasyon mula kay Aiza. Kaya huwag bibitiw dahil susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. Lupako Soap.
Sa kaliwat ka ng pangahabak at pangaalipustang naranasan ni Aiza noon, matinding trauma ang naiwan sa kanyang isipan. Dahilan para magdesisyon siya na hinding-hindi siya magkaroon ng sariling anak kailanman. Ayoko na lang mag-anak kasi baka mamaya dumating din sa point na mas malala pa yung maging anak ko. Ayoko rin naman na pagdaanan niya ng magiging anak ko yung napagdaanan ko na before kasi syempre sobrang sakit. Mailap din si Aiza sa mga lalaki dahil takot siyang paglaruan at saktan lang muli tulad noong kanyang kabataan. Kaya mas pinili niyang magmahal ng tulad niyang babae na kaya daw siyang unawain at pahalagahan. Yun nga lang ay milya-milya ang layo nila dahil ang wagas niyang pag-ibig ay nasa isla ng Palawan. Suportado naman daw siya ng kanyang pamilya. Ayaw niya sa lalaki. Gusto niya babae. Suportado ko naman siya. Hindi kami makikialam kung anong magiging love life niya, babae man o lalaki. Wala sa amin yun. Basta siya, mahal namin ang pamilya. Going strong naman kami. Actually, 3 years na kami sa July. Sa inspirasyong natagpuan at sa nag-uumapaw na pagmamahal mula sa kanyang magulang, naging fighter si Jennifer sa buhay at sinimulan niyang ipakita na mayroon siyang ibubuga. Gamit ang kanyang cellphone, nagsimulang mangarap ng mataas si Aiza. Gusto ko nang bumita, ngunit ayaw pa ng puso. Nag-upload ng kanyang mga kanta at isa-isa na siyang nag-audition sa mga singing contest para ituloy ang kagustuhang maging isang ganap na singer balang araw. Walang makakapigil sa akin. Kakanta at kakanta ako. Malatin man ako, umaraw man o bumagyo. Kakanta at kakanta ako. Ipakikita ko sa ibang tao, sa maraming tao kung ano yung talent meron ako. Ang boses ni Aiza at kanyang kwentong buhay ang nagdala sa kanya para makilala sa telebisyon at social media. Sinong mag-aakala na ang babaeng kinukutya ay isa na ngayong hinahangaan at inspirasyon ng karamihan, kasama ang kanyang mga kabarangay na lubos na nagpupugay sa tinatamasa niya ngayong kasikatan. Mabait na bata yan. Sobrang proud kami sa kanya. Very talented and kahit na ganyan siya, go siya, ganun. Idol po siya ng kabataan dito dahil sa magaling pa yung boses niya. Sa pagiging viral ni Aiza sa social media, ultimo ina ng kanyang lungsod sa Malabon ay kanya ring naging fan. Napakaganda ng boses niya. Happy birthday to you. Kaya imbitado siya para umawit sa kanilang mayora. Happy birthday to you. Nakakatuwa siya, nakaka-inspire. Na kahit na may kapansanan siya, nagsusumikap siya talagang masuportahan yung kanyang pamilya. At marami naman kaming mga programa para sa mga persons with disabilities. Nais ko pong makatulong pa ng mas malalim kay Jennifer. Happy birthday po, Mayora. Maraming salamat. Pero lingid sa kaalaman ni Aiza, kasama ang Rated Corina team at LGU ng Malabon, may nakahandang surpresa tayo para pasayahin ang bride ng Malabon na si Jennifer Pulga at kanyang pamilya. Ibibigay na surprise sa'yo. Ito ang pa-birthday ko sa'yo. Wow. Ayan. Thank you po. Ating tulong lang yan para sa'yo. Thank you. Mga bigas, delata, noodles at kung ano-ano pa ang pabaon natin kay Aiza. May bonus pang panimulang puhunan sa negosyo siyang natanggap. Masaya po ako sa binigay niyong opportunity na ganito. Happy birthday po. Salamat. Para sa LGU ng Malabon, kulang pa raw ang mga ito kumpara sa laki ng ambag ni Aiza sa kanilang lungsod. Kaya lahat sila ipinagmamalaki si Aiza. Mahal na mahal ko yung anak ko na yan. Kahit ganyan yan. Pinagmamalaki ko yan kahit kanino. Dito ka lang. Tuloy-tuloy
lang ang pagla-live singing ni Aiza sa social media at marami na rin ang kanyang napasaya. Sa online din siya nakakakuha ng pangsuporta sa pamilya dahil sa mga galanting followers na nagbibigay sa kanya. Kaya ganun na lang din ang kanyang pasasalamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. Maraming salamat sa mga nanonood ng live ko. Sa pamamagitan po noon, nagkakaroon ako ng kahit papano mga panggastos-gastos. Ibinibigyan po nila ako kahit papano. At malaking tulong po sa amin yung mga pang-ano po namin, pang-araw-araw din namin. Sa ngayon, aktibo rin si Aiza sa pagtulong sa tulad niyang PWD. Sa katunayan, siya ang vice-presidente ng mga PWD sa kanilang lugar sa Barangay Malabon, Ibaba. Sa lahat ng kanyang napagdaanan sa buhay, alam ni Aiza ngayon ang silbi at kahulugan niya sa mundo. Hindi pala siya malas o sinumpa dahil may mas malalim pala na kahulugan kung bakit ganito ang kanyang physical na itsura. Alam ko na ngayon ang purpose ko sa mundo, siguro para to inspire people. Maraming PWD sa buong mundo na sumusuko na lang sa mga napagdadaanan nila o silang panghinaan ng loob. Si Aiza na wala sa pisikal na itsura ang ganda ng isang tao, kundi nasa kalooban. Life is good all the time. Dahil hinuhusgahan man daw ang kanyang muka, pinagpalang boses naman daw ang sa kanya'y ibinigay ng may kapal. Mahirap mabuhay ng hindi ka normal, pero mas masarap sa pakiramdam na isa kang espesyal. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.